yang lain juga be. Number 7, ito critical to ha. Dapat meron tayong lube or condoms lagi. Especially sa mga nagpa-practice ng same sex diyan. Dapat mga mamshi ha, mga bro, make sure na meron kayong dala-dalang lube and condom lagi. Hindi lang dapat lube, hindi lang dapat condom, palaging tandem yung dalawang 'yan. Alam niyo na yung dahilan kung bakit kailangan ng condom at alam niyo na rin yung dahilan kung bakit kailangan ng lube. Para naman sa mga menopausal dyan, kailangan natin ng lube. Para naman walang friction at hindi masaktan ang mga sex organs nyo. Alam niyo, ayaw niyo naman sigurong pagkatapos ng sex, hapdi-hapdi ng mga kepay nyo at mga notes nyo dahil wala kayong, di ba, ang dry na kasi pag menopausal period. Lalo na sa mga matrona dyan, make sure na meron kayong lubrication lagi. Okay? And then, at the same time, protection na rin. So, make sure na meron, ano ba yan? Ba't merong insect na pumapasok? Make sure na rin na meron din kayong condom kung di nyo kilala yung sexual partner nyo, diba? At least safe kayo from having STIs. Specifically, HIV. And you don't want that. Mm. Oh my god, ano ba yan? Chicken guys. Okay, ayan. So hindi porke lube sa bakla lang gumagamit, hindi. Ginagamit din ito dapat ng mga matrona. Lalo mga menopausal na matrona natin dyan. Para naman kay papano, eh madulas-dulas pa rin yung kepay nyo. Ayan. We're down to the last number. Naubos ko na yung chicken ko. Ngayon, mayroon pa akong isa at mayroon pa akong french fries. Kayo guys, may tanong ako sa inyo, ano yung mga preparations na bago kayo mag-sex? Or makipag-sex? Or makipag-do? Or kahit BJ lang, gano'n. Or kahit soup lang. Ano yung mga ritual nyo? Diba? Ito yung mga ritual na to, hindi ko naman actually itong ginagawa lahat. Pero, dahil nasabi ko daw sa imahinasyon ko, I think ito dapat yung ginagawa ng isang tao. Before doing the act. Okay. Para naman yun nga, turn on yung partner mo sa'yo, na malinis ka. Then last but not least number is number 8. Magpedi, magmani. Meaning magpedicure, magmanicure. Patanggal mo lahat ng mga ingrowns mo. At mga nakasiksik na maiitim na mga dumi diyan sa may, 'di ba, sa nails mo. Ayun, ganyan sinabi ko kanina, may mga foot fetish diyan. Or hindi naman may tatanggi na may mga sexual encounters kayo tayo na minsan sa sobrang nadadala tayo ng emosyon, 'di ba? Ay pati yung paa eh, 'di ba? Feeling mo mukha na rin kasi nakikipaghalikan ka na rin sa paa. So make sure naman na malinis yung paa. Parang hinuri ko yung ding-ding part, no? So make sure na malinis yung paa. Dahil sa mga food practice yan. Now, depende na lang kung yung sexual partner mo or merong sexual fantasy na gustong-gustong umaamoy ng medyo makakeolin. Keolin sucker. Baho. Kasi sabi ko nga kanina, may mga sexual fantasies na hindi natin alam o hindi natin ginagawa pero ginagawa na ibang tao. So yun lang naman guys, yung mga preparations na dapat ginagawa, I think so, ng mga tao, nating lahat, before doing the act. Well, may na naman yung ibang mga tao dyan, matagal na silang magkakilala, or matagal na silang magjowa, or mga mag-aasawa na, minsan di na ito ginagawa, kasi di ba, komportable na sila sa skin nila, sa isa't isa, kasi nga kilala na isa't isa. Pero,
still, kailangan pa rin gawin to kasi it's for cleanliness sake. It's for everybody's sake. Hindi lang naman, hindi lang dapat exclusive na dahil kakilala kayo ay okay na na hindi ka maglinis. Kain tayo. Ay! Kasi nga, diba sabi nila, cleanliness is next to godliness. Mm-mm. Ay, Diyos ko. Sug na ata ako. Ako ba itong ubusin? Pakain ko na lang kay Lamimi, no? Pero kumain na rin si Lamimi, eh. Dami na nakain. Baka mag-overfed na naman sila. I remember, no? Nung una ko, unang beses kong kumain sa Jollibee ng bata ako. Na mag-isa. Bumili ako ng Amazing Aloha. Kasi I love burger. More than chicken doon noon. So, noong una ko natikman yung burger ng Jollibee, iba talaga siya. Kumpara sa mga Burger Frank, Burger Machine, ganyan. Diba? Ibang-iba talaga yung lasa ng burger patty ng Jollibee. Tapos, after few tries, syempre, nasawa din ako. Next is palabok na may chicken. Yung palabok noon, hindi ko magustuhan yung lasa kasi parang panis. Diba? So, yung mga first time kumain ng palabok dyan, ano yung pinakaunang impression nyo? Kasi ako, yun yung unang impression nyo. Parang panis, kaya hindi ko lubos noon yun. Binigay ko sa daddy ko. Tapos naalala ko pa noon yung daddy ko noon. Nung sumahod siya, parang pinan namin siya nung kapatid ko na, oy di, pa-Jollibee ka naman kasi open yung Jollibee dyan sa may sentro. So, umuulan pa noon ha. Talagang sumugod kami sa ulan. Para lang itreat kami ng daddy ko noon sa Jollibee. Diba? Anything that may sasapi talaga gagawin nila. Hindi ko alam ba't hindi nagselos yung tatlo kong mga pangari na kapatid nyo sa aming dalawa ng bunso. Kasi kaming dalawa ni Robin nun yung talagang magkasunod na huli na magkapatid. So, lagi kaming pinagkakamal ng kambal. Kasi parehas kami ng suot, parehas kami ng damit, parehas kami ng buhok noon. Yung buhok namin noon, semi-kalbo. Kung imagine mo yung tsura ko noon, bilog na bilog yung ulo ko. Ito yung mukha ko noon. Kayo guys, naalala niyo pa ba yung pinakaunang memory niyo sa Jollibee? Yung pinakaunang punta niyo, kinong kasama niyo at yung kinain niyo. So ako na naalala ko talaga. Very memorable. Pero ako guys, never ko nagustuhan ang spaghetti ng Jollibee. Never ako naging fan. Ever since yung bata ako. Kasi, very generic eh, yung, di ba, yung spaghetti nila. Though, dahil nga, Filipino style, sweet siya, gusto-gusto ng mga bata, mapatok siya. Pero, getting to this age, parang, when I go to Jollibee, inuumit ko lagi yung part ng spaghetti kasi nga, not my type. Oh my God, di rin pala pwede ito kalateiman kasi manghang. Ang mga aso, I mean, hindi nila kaya ang manghang. Alam, may french fries pala, ano ba yan?
I miss Kai. Hindi ko lang kung kaya pong ubusin to. Pero, thank you pa rin sa pagsama niyo sa akin. Dahil nagmukbang na naman ako. Oh my God. Naging mukha ng mukbang channel tong channel ko. Ito nandito yung link. Check nyo na lang yun. Sangyupsal. Hindi ko talaga alam. I mean, akala namin parang joke lang yung nakapaskil doon na 200 per head pag may leftover. Yun pala totoo. So, pinilit kong ubusin talaga yung kinuha kong isa pang parang tray pa ng sushi, ng ano to dito? Basta mga karne, mga beef, ganyan. Beef strips. Kasi nga, akala ko, kakain pa si daddy ng marami din nun. Kaso nabusog na siya, kaya akong choice kung di ubusin lahat yun or else, magbabayad kami ng penalty. Eh sayang naman, 200 din yun. Yan. Ah! Nagabusog na ako. Kayo ba guys, sa isang upuan, ilang chicken ang kaya niyong ubusin? Ako proven na to ay na dalawang chicken ang kaya ko talagang ubusin. Yung sikreto nila sa parang hindi ka raw agad mabusog, masulit mo, huwag kang kakain ng starchy or anything na may carbs kasi madali kang mafufull. Kung meat ka lang ng meat, makakadami ka. Yun ang sabi nila, hindi ko lang kung totoo yun. Kasi totoo yun, di ba? Parang, imagine pag kumakain tayo ng pancit bihon. Di ba, after natin kumain, busog na busog ka, ayaw mo na kumain. Uli. Then, after few hours, biglang gutom na gutom ka. Di ba, that's how carbs work. Kaya you're craving for it. At naging nutritionist na naman ako. By the way guys, parating na yung mic kong bago. Nag-order na ako sa Lazada ng mic. Hindi man nakakaya sa inyo na microphone pa rin ng CP ko yung naririnig nyo dyan. Aray ko, nag-cramps ng paa ko. Cramps, bakla. Sakit. Ano na? Ka-Indian seat kasi ako. Hindi naman ako Indiano. Bakla naman ako. Ayun guys, wala ng S. So yun yung mga tips ko, okay? Bago ka makipag-sex, bago ka mag-jerger, bago ka mag-torjakan dyan. Make sure you do all those things. Hindi naman necessarily, just showering alone can help. Pero gaya ng sinabi ko nga, to make the best impression sa partner nyo, you do all those. Parang maulit-ulit. Parang hindi lang isang beses. Diba? Kasi meron yung iba talagang ONS ng one night stand lang eh. Ayun ang ulitin kasi nandiri. Kasi ang baho daw, ganyan. Hindi rin marunong maglinis. Tapos, ikaw sa magkakalat yan. Diba? Alam mo naman, chismis sa Pilipinas. Tinalo pang CCTV. Lumagahan. Diyan na, alam na ng buong barangay. So, at least, pag pinag-chismisan ka, sasabihin sa'yo, ay, mabaho pala ang ganito ni Keme. Diba? Magdudas pala si Keme, ganyan. Ano gusto mo narinig? Bakla, bakit ganun? Ang daming luga ni Keme. Ang daming tutuli. Oh, diba? Kadili talaga pinag-uusapan natin ngayon. But anyways, oh my God, I'm so busog. Anyways guys, thank you sa pagsama sa akin yung araw na to, ngayong gabi na to, sa pagkain ko ng aking dinner, which is Jollibee, langhap sarap. Make sure to give this video a like, share it, and subscribe to my channel. At don't forget also na i-click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos
na i-upload ko, guys. See you again! Bye!